Unang pagbasa, 2 Samuel chapter 18 verse 5 to 9, verse 15, verse 31 to 33. Pinagbilinan niya si Hob, Abisai at Itay, alang-alang sa aki, huwag ninyong sasaktan ng anak kong si Absalom. Narinig ng buong hukbo ang bilin ng hari sa lahat ng pinuno tungkol kay Absalom. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran. Nang araw na iyon, mas marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Nakasalubong naman ni Absalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon sa mula si Absalom at pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mula at naiwan si Absalom na nakabitin sa puno. Pagkatapos nito'y umaligid sa 10 tauhan ni Hob kay Absalom at pinatay ito. Dumating naman si Kusita at ganito ang sabi, "Magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito, ililigtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naging magsik laban sa inyo. Kamusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? At tanong ng hari, mangyari nawa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng nagihimagsik laban sa inyo ang nangyari kay Absalom." Nang marinig ito ay inagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya ay sinasabi niya, "Anak kong Absalom, anak ko, Absalom, ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw. Absalom, anak ko, ang salita ng Panginoon."